Magandang araw po. This is Merlison, also known as Ang Magsasakang Reporter. Ikinararagal ko po ang pagiging magsasaka dahil kung walang magsasaka, magugutom ang aking kapwa. Ikinararagal ko rin po ang pagiging reporter dahil bahagi ako sa pagbibigay ng makabuluhan at makatotohanang impormasyon sa ating mga kababayan. Bilang isang magsasaka, ang pagtatanim at magsasaka sa probinsya, dinala ko po ang nandito sa Metro Manila. Ngayon po ay nagtuturo tayo ng urban gardening in a plastic bottle, self-watering plant. Ngayon po ay i-share ko sa inyo ang paggawa ng fertilizer, insecticide at fungicide. 3-in-1 po siya, no? Ito po'y mula sa Madre de Cacao o Kakawate. Halip po kayo, samaan nyo ko. Ito po yung daon at tangkay ng kakawate. Sa mga hindi po nakakabatid, ano? Yung kakawate po ay may similarity siya sa malunggay, ano? Ang pagkakaiba lang po nila, mas malalaki po yung daon ng kakawate kumpara sa malunggay. Yung kakawate tree po ay madali siyang itanim, ano? Yung pong kanyang matandang tangkay, branch, ano? Ibaon nyo lang po sa lupa ay tutubo na. Yung kanya pong katas mula sa kanyang daon ay napakaraming gamit, ano? Particular po sa ating mga halaman. Pwede rin po siya sa tao, ano? Sa tao, pampaalis po ng kati, tulad po ng rases, ano? Sa mga hayop naman po, sa aso, pantanggal po siya ng pulgas o garapata, ano? Maiwasan din po na matanggal yung balahibo ng aso kapag po lagi ninyong gagamitan ng extract nitong daon ng kakawate. Alam nyo po, ginagawa na rin po ito ng sabon, eh. Shampoo para sa aso, nang sa ganun ay maiwasan po ang pagkakaroon ng garapata. Ang katas o extract po ng Madre de Cacao o kakawate ay rich in nitrogen. Maganda po siya gamitin basal fertilizer sa ating mga tanim na alaman dahil magpapaganda po ito ng leaves, ano? Nagtataglay din po yung kakawate ng cowmarin. Isa po siyang toxic sa iba't ibang insekto na maaari pong manira sa ating mga tanim na alaman. Kaya po sinasabi ko ay insecticide po at fungicide itong extract ng kakawate. So ngayon ay hihimay na yung daon ng ating Madre de Cacao o kakawate leaves, ano? Ang iba po ay ginagamit na pampahinog ng bunga ng mangga. Ito pong daon itong Madre de Cacao, ano? Pang alternatives po sa kalburo. Yung iba naman po ay direktang inilalagay sa lupa sa tabi po ng puno ng kanilang tanim na alaman, ano? Nagsisilbing mulch at kapag natuyo po ay babag po provide ng nitrogen. Ang iba po kapag bago sila magpunla, nilalagyan po muna nila ng mga daon ng kakawate. So ito ay nakaisang isang palangganita tayo ng kakawate leaves na ating pagkukuha ng extract para sa 1 liter na tubig, no? Be sure po yung tubig na gagamitin ninyo ay pasisingawin nyo po magdamag, ano? Nang sa ganon ay mawala po yung mag-evaporate po yung chlorine. Yung chlorine ay yung tubig po kasi na ginagamit natin dito sa Metro Manila ay may chlorine po yan. Hindi po maganda yung chlorinated water sa ating mga tanim na alaman, lalo na po kung kayo ay nag-exercise ng organic farming. So ngayon ay i-grind na natin yung ating daon ng ating Madre de Cacao. Eksakto po ito, no? Isang kilong ito para sa isang pag-grind, no?
So itong kalahati nating nadurog ay lagay na dito sa isang empty bottle na malinis. Yeah. Kita po ninyo, mas durog na durog siya, mas maraming extract yung makuha kaysa pipigayin mo lang, no? Compare po sa piga-piga, mas maganda po ito, no? Mas makukuha mo po yung extract. So ito pang kalahati, ng natira kanina. Kung marami po kayong halaman, ay dagdagan niya na lang po ninyo ang iyong gagawin, ano? Kung ipandidilim niyo lang, okay na 'to gamitin, ano? Lagyan haluan lang po ng tubig, ano? Pero gagawa tayo ng pang-spray. Dapat po gagamit tayo ng pinong pansala nang sa ganun hindi po bumara. Gagamit po tayo ng kutsara nang sa ganun ay makanaw nating mabuti. So ito yung ating sineperate na pang-spray, ano? Enough ito para sa 2 liters, ano? Okay, tapos lagyan natin ng tubig. Yung iba po pine-ferment nila, no? Pwede rin naman pong i-apply agad kapag ginawa mo. Ang purpose po ng fermentation, mas dumadami po yung mga good microbes, ano? Nilalagyan po nila ng molasses. Itong tira kanina ay lalagay ko na rin dito sa pang 1 liter, no? So ngayon po ay mag-actual application tayo, ano? So ito naman tubig na ito na ating gagamitin na pandilig, ano? 16 liters po naman yan. Ito po tayo kukuha at hindi na po kailangan sa line yan. Okay, lagay ko na yung kalahati. Itong kalahati para sa isang pandilig pa sa susunod na araw. So ganun lang po kadali, ano, at kasimple ang paggawa ng natural and organic fertilizer mula po sa katas ng daon ng madre de cacao o kakawate. Nagawa ko po ito, magagawa rin po ninyo. Kaya ano po pong hinintay nyo, gumawa na rin po kayo ng inyong sariling 3-in-1 na fertilizer, insecticide at fungicide mula sa kakawate o madre de cacao.
So bago po ako mag-shoutout, ano, muli po akong maglalambing sa inyo na mag-subscribe din kayo sa vlog ng aking anak na si Kayla. Ito po yung Sincerely Kai. I-sineshare po ng aking anak na si Kayla yung kanyang napag-aaralan sa school. Siya po kasi ay nutrition student, ano? Yung pong pag-aanda, pag-prepara ng masarap at masustansyang pagkain. So huwag niyo pong kalimutan, Sincerely Kai. Yung mga nakasubscribe na po sa kanya, ano? Maraming maraming salamat po. Ngayon po, shoutout tayo unang-una kay Kuyang Ray Nadar, watching from Subic, Zambales. Jomar Castro o JC Trading, watching from Nagoya, Japan. Alex Giao and Family, watching from Cavite City. Cesar Sineta and Family, watching from Alberta, Canada. Kumusta po kayo dyan, Sir Cesar? At ingat po kayo palagi. Robert Uy, Foul Santos. Nenita Ortiz Luis, watching from Cabiao, Nueva Ecija. Rian Lyson, watching from General Santos City. Leonardo Serrano, Nelson Barion, Aurelia Rizon, watching from Melbourne, USA. Angelo Gonzalez, Napoleon Garden Farming TV, Dalby Vlogs, Ram DIY Garden, at Hedritz Fuentes. Sa mga nagnanais po na mapalalim at mapalawak pa ang kaalaman kaugnay ng pagtatanim ng iba't ibang uri ng alaman sa pamamagitan ng organikong pamamaraan, iniimbitan ko po kayo manood ng aking TV show at radio program. Ito po yung Masaganang Buhay. Umi-air po ito tuwing araw ng Linggo, alas 7 hanggang alas 8 ng umaga sa 1PH, Signal TV Channel 1 ng TV 5. Simulcast po ito, no? Sa Radyo 5, 92.3 News FM. Meron din po akong column, ano, sa nangungunang pahayagan Tagalog sa ating bansa. Ito po yung Filipino Star ngayon. Kaya umaga po kayo ng kopya tuwing araw ng Martes. Nang sa ganun ay mabasa po ninyo yung mga do-it-yourself tips at iba pang sekreto sa pagsasaka na akin pong isinusulat, ibinabahagi sa aking column. At siyempre po, yung hindi pa nakasubscribe dito sa ating vlog, ano, dito sa Ang Magsasakang Reporter, mag-subscribe na po kayo. Like and share, click the bell button, nang sa ganun ay ma-inform po kayo at ma-share ko po sa inyo ang payaram na talento ng ating Panginoon. Maraming maraming salamat po. Stay safe, happy farming, and God bless.